Ayun, ito Preji, yung sample topology ko yung ginawa ko para mag-simulate ng ESA. Meron ako ditong ginawang bilan, which is yung voice, management, sales, and engineering. Apat na bilan yan. Meron ako ditong parang virtualized PC. Nakalagay siya sa virtual box. Ito siya. Ito siya. Ayan. Ngayon, nakakonect siya sa layer 3 switch na nakakonect sa ASA. Ngayon, unang gagawin natin para mag-communicate yung mga bilan muna natin. Dapat mag-communicate muna yung mga bilan natin. So, show bilan, the switch. Wala tayong bilan, gawa muna tayo ng bilan natin. Bilan database. So bilan 10, name voice. Bilan 20, name management. Bilan 30, name sales. Bilan 40, name engineering. So yun, meron na tayong bilan. Exit tayo, show bilan, the switch. And meron na tayong bilan, mapapansin mo meron na tayong bilan. So gagawin naman natin para mag-communicate yung mga computer natin ay sa lalagyan natin ng IP yung ating layer 3 switch. Connect yung bilan niya, ha. In bilan 10 IP address 10.10.1.1 yung voice natin, 2.0. Bilan 20 IP address natin dito is 2. And bilan 30 IP address natin dito is 3. Bilan 40 IP address natin dito is 4. Do show IP in brief. Tingnan natin yung yung IP. So yun, meron na. Ngayon, testing nga natin, mag-convert. Do show bilan the switch. Wala, hindi pa nga pala tayo nagko-convert. So si F1/13, convert natin siya sa bilan 30 in FA1/13 switchport mode access, switchport access bilan 30. Ang gusto ko kasi parang may IP phone tayo, since may bilan voice tayo. Gusto ko kasi yung PC natin nakakonect sa IP phone, tapos nakakonect sa yung IP phone sa switch natin. So gagawin ko switch port voice bilan 10 para lang ma-practice tayo, kasi sa company alam naman natin na IP phone usually yung mga ginagamit nila. In FA1/14 switch port mode access, switch port access bilan 40 natin yung 1/14 switch port voice bilan 10. So yun, so yung /15 natin in FA1/15 switch port sa management natin mode access, switch port access bilan 20 management switch port voice bilan 10.
show bilan switch. Kung makikita mo, mapapansin mo, yung tatlong port natin, interface natin, under siya ng voice bilan at the same time, under siya ng separated bilan ng 2030. So, tingnan natin kung magpiping. Show IP. So, si PC2, under siya ni PC2. Sino ba si PC2? Ayan, si 1/14. 1/14, under siya ni 40. So, dapat 4 yung IP na. Show IP. Tama, 4. So, si PC1, dapat ang IP na show IP 3 kasi sa sale siya, tama, 1/13. So ang IP niya is 10.10.4 ping natin sa ping 10.10.4.10. Si 4.10 is si PC2. Ayan siya. Si 4.10, PC2. Si PC1, ito. Ayan. Ito siya. Ito. PC2, ito. So, ping naman natin si PC1. Ping 10.10.3.10. Wala. So, ang gagawin natin dyan para mag-communicate sila, enable natin yung IP routing nitong layer 3, since layer 3 nga to, IP routing. So, yun. Pansinin nyo, pag pining ko na yun yan, ayun, kita nyo, buhay na siya. Kasi, na-enable na natin yung IP routing. So, yun. So, good to go na tayo. Dito naman sa ating virtual box. Bagal. Kung mapapansin nyo, IP config. Ayan. Nilagyan ko siya ng IP na 2.10 kasi 'di ba management bilan siya 10.10.2.0. So pag pining ko yung dalawa 10.10.4.10, so may reply ako. Pag pining ko si 3.10, buhay na ako. So ngayon, nakakapag-communicate na tayo sa mga interbila natin. Pagko-communicate din naman natin is yung switch natin papuntang ASA. Mapapansin mo, wala tayong IP pang kino-configure dyan sa ASA natin, saka sa switch layer 3 natin. Ayan. Hindi pa sila magko-communicate. So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng IP sa interface F1/1. Sa layer 3, pag naglagay ka ng IP, automatic mag-e-error yan. IP 10.10
6.0. Ayan, ganyan na. Kailangan i-no switch port mo siya. Saka ka maglagay ng IP. Ayun. Do show IP int. IP int click. Ayun, may IP na yung interface ano natin. Naka-up siya. So, yun. Lagyan naman natin ng IP itong ASA natin. Conft. Enter mo lang yan. So, kung mapapansin mo, interface 1. So, ibig sabihin yan, int AI1. Lagyan natin ng description. Description inside network interface. Naghaw. Tingnan natin, naghaw kasi siya. Kasi ng PC ko puno na pa yun pa. Inside network na lang. Wow, naghang pa. Ay dyan. Patay tayo dyan, hanggang pa. Ay, 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 ay. Stop ko muna. I-load na lang natin ulit. Start. Console. Natin mag-load. Agad. Ayan. Dapat maganda-ganda yung specs ng computer na gagamitin mo. Yung sa akin, 4GB Intel Core i3.
Naghahang pa rin. Tagal. Grabe. Yung asa kasi, ASA, 1 gig na yung memory niyang kinakain. Yun, ayos. So, EN tayo. EN. Wow. Bagal. Enter mo lang yan kasi by default wala siyang password. Connectee. Enter mo lang yan. So, yun nga, nalagyan na natin ng IP yung interface F1/1C in GI. 1 yung lalagyan natin. Description. This. Inside network LAN. So, no shot natin. No shot. Security level. Ang security level is yung 100 is secure, yung 0 is not secure. So inside siya, so pinakamataas na security level is 100. So security level, name it. So inside nga siya, so name it natin ang inside network. So depende sa inyo yan kung anong gusto nyo. So saka natin lalagyan natin ng IP at so 10.10.6.1.255.255.0. sa ASA hindi siya naghihingi ng wildcard mask even mag route or EIGRP subnet ang hinihingi niya. So yun. Subukan natin i-ping. Ping 10.10.6.1. Ping 10.10.6.1. So do ping 10.10.6.1. Kung mapapansin nyo, wala. Kailangan tayong mag-route. Meron, pero pag dito sa mga PC natin dito sa labas, ping 10.10.6.1. So wala. So ang gagawin natin dyan, exit. Kailangan sa kasi natin makarating dito sa 6.1.10.10.6.1 dito para malagyan natin ito ng image or OS or GUI para ma-access natin sa virtual box natin. So IP route tayo. Kailangan yung buong bilan na to, eh gusto ko ma-access ko yun, so mag-e-NN ako 0.0.0.0.0 pupunta sa 10.10.6.1. yan. Ganon din ako dito, kailangan may route din ako papunta dun sa aking switch. Exit ako dito. Exit route
gawa ko ng route dito 0.0.0 .0.0.0.0. Pwede nyo i-static yan, yan para kahit ano pumapasok, i-default route ko na lang 10.10. Depende na sa discard nyo. .2 walang inside route, inside kasi inside network yung rarouta natin eh. So yun, subukan nating mag do show IP route. Ayun, may static na tayo, show route. Ayan, meron na rin tayo inside sa 2.1. So buha natin magping sa 2 in that one. Ayun, buhay na, buhay na siya. Mapapansin nyo, kanina nung pining ko siya is patay siya. Ayan, ngayon buhay na. So subukan natin iping sa virtual box natin. Ayan, buhay na. Ngayon, ang gagawin naman natin para ma-load natin ang GUI siya, lo-loadan kasi natin ang GUI yung ASA natin. Itong virtual box natin na ito, si 64 na yan, kung mapapansin nyo. Meron akong TFTP dito. Ayan, dinownload ko yun sa internet. Type nyo lang TFTP. Madadownload nyo yan. Kung hindi naman, pwede nyo ako i-PM para mabigay ko sa inyo yung link. So, ayan, kailangan natin yan para mag-load ng ASDM GUI natin sa ASA natin. So, browse natin yung ASDM image natin. Nada-download to sa Cisco. Nasa desktop ko siya. Under na new folder. So slow. ASDM. Adaptive Security Device Manager ang tawag yan. Adaptive Security Device Manager. Itong kailangan nating i-load. Copy nyo lang yan. So, yun. Na-copy na natin. So, wow. Slow. Punta tayo sa ASA natin. Copy, yan yung command, copy tfpp flash colon. So yun, address or name of remote host yung magbibigay sa atin ng tfpp image, ng ASDM image. Anong host niyan? 10.10.2.10 yung IP noon. 10.10.2.10. enter mo lang. Source file name, yung file name. So, ano bang file name nung kukunin natin? ASDM-711.bin. ASDM-711.bin. So, input mo lang. Enter mo lang yan. Confirm. Enter mo lang. So, yun. Pansin mo mag-load dyan. Medyo matagal yan. So, ang gagawin ko, ipopost ko muna yung cam natin. Matagal kasi yan eh. Ayun, tapos na siya. Makikita nyo. Ayun, tapos na siya. Nag-DIR tayo. Ayun siya. Pwede rin tayo mag-flash. Ayan,
So, tapos na siya. Meron na tayong ESDM. Ang gagawin natin, enable natin siya. So, HTTP, kasi doon tayo sa access server enable. Ngayon, yung pag-access natin, sino bang specific na a-access sa server natin. So, HTTP, gagawin ko lahat na ng VLAN ko is enable o access 00. Sa inside network ko. So, yun. Tapos, iseset ko yung image sa flash ASDM image flash / ASDM, ano ba yung image natin, -711.bin. So yun, pwede na natin siyang accessin dito sa ating VirtualBox machine. Close nyo na to. Close nyo na yan. So, bukas tayo ng Internet Explorer. Accessin natin siya. HTTP. HTTPS colon / wak. 10.6.1. So, ayan. Accessin natin siya. I-continue na lang. Ayan. Run ASDM. Kailangan may Java kayo naka-install, ah. Hindi pwedeng wala kayong Java naka-install. Kasi yung ASDM natin is sa Java yan. Nag-authenticate, parang ganun. So, yun. Wala tayong password ditong inilagay. So, maglalagay ako dito. Username Andrew, password Cisco, naka local database yan. So Cisco, ayan, kita nyo, access na natin yung ESA natin. Ayan. So yun, may inside tayo, inside network natin. Ayan. Ito. So enable natin yung laging device natin. Yun, para makita natin kung sino nag-access dyan. Ayan, kung makikita mo, Cisco ESA, ayun, yung model ng Cisco natin, 5520, memory, 256, yan, firewall mode route. So, kung gagawin natin, baguhin natin yung hostname, Andrew Asa. So, yun. Papansin mo, ayan, nag-refresh siya. Ibig sabihin ko, ano yung babaguhin natin dito sa ano natin, sa ESA base natin, mababago sa GUI. Ayan o, nabago. So yung configuration dito, ayan, configuration, ayan, interface, firewall, blah blah blah.
So yun, ngayon ang gagawin muna natin is dito gusto ko kasi natetelnet ko siya dito sa virtual box ko, itong switch natin. So turo ko sa inyo yung pag-configure ng SSH. So gawa muna tayo ng banner MOTD. BTY 0 to 4. Nakalimutan ko na ata yung initial. Kamot. Sige, halalanin natin yan. Tycoon and AUX. User name Andrew, password Cisco, Cisco. Ah, local, local. So yun, meron na siyang tayong initial. Subukan nga natin mag-telnet. Subukan lang natin sa virtual box natin. Gamitin natin yung puti natin. Slow talaga to. Ano bang IP ng 10.10.10.6.2? Ayun, pasok Cisco, Cisco. Ayun, show run. So natetelnet ko siya, pero diba sabi nga natin ang telnet is hindi naman ganun ka-secure kasi pure text siya, unlike ng SSL na encrypted.
So, nate-telnet ko siya, pero pag nag-SSH ako, magkaiba sila ng port ha. Pag nag-telnet ako, mapapansin nyo, ang port nito is 23, yan. Pag nag-SSH ako, which is yung secure nga natin, is maka-encrypt port 22. Buo ko siyang SSH 10.10.6.2. Yan yung switch natin ha. Wala. Refuse. So, ang gagawin natin dyan is crypto key generate RSA. So, matandaan kong general key. Sige, buka natin. Usage. Usage key. Sige, gamitin natin yung usage key. SSH. Table 2048, yan yung pinakamataas. Aha, 2048. Ito yan, gusto ko na ipakita sa inyo. Meron ako ditong notepad. Nandiyan lahat ng mga configuration na gusto kong itabi, para kasi sa dami pa naman ng command, hindi mo talaga masasaulo eh. Ayan, kita nyo, may mga show command ako dyan. Ayan, may mga meaning yan. Ayan. 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 Ayan yun. Ito yan. So, ayan yun. Pwede nyong screenshot yan. Kung gusto nyo. Ayan yun. Diba? Tayin lang natin. Medyo matagal. Yun nga palang how many bits in the modulus. Yun yung kung ano yung pinakamataas, yung pinaka-secure ngayon. Problema doon, pag tinasa nyo yun, alam ko lang ha, hindi ako sure, pero yung mas mataas yung process na kinakain, parang ganun. So yun, meron na tayong eto yun, crypto key generate RSA usage key label, yun, modulus. So IP SSH RSA key pair name, yung key pair name natin, ito yun na SSH key, depende sa inyo yan kung anong gusto nyo yung key pair name. So IP SSH version 2, kung saan kayo kukonnect, line PTY 02 or yun yung telnet natin, login local, yun yung local database ng switch natin, transport input all. Pag all, ibig sabihin telnet at saka SSH. O, pakita ko lang ha. SSH muna tayo, 10.10.6.1.2.
ano, nasa its SSH tayo, ha, .2. So open natin. Ayan, nangingi siya ng parang server key yung ano niya. Ano, RSA. So trust Andrew Cisco. Ayun, EN Cisco. So yun, pasok tayo sa SSH. So telnet, subukan natin sa telnet. Telnet tayo. Port 23. 10.10.6.1. Mali. Sorry. Ito pala yung ating switch. .10.6.2. Telnet nga natin. Ayun, Andrew Cisco. Cisco. Mali. Ano ang password ko? Andrew Cisco. Ayun, pasok. Ngayon, ang gusto ko kasi, ayoko na ng telnet. Ayoko nang mag-telnet. Gusto ko, ano lang. Ang gawin niyo diyan, transport input SSH, SSH lang. So pag binalikan mo 'yan at nag-telnet ka. .10.6.1.2. Hindi mo na matetelnet 'yan. Di ba? So secure na yung switch natin or yung network natin. 10.10.6.2. Andrew Cisco. Pasok. Ayun. Sa ngayon, ayun muna yung gagawin natin. Kasi 10:38 na ng gabi. Antok na ako eh. Hindi ko na muna itutuloy ito. Marami para siyang kulang dito kasi. So, doon nakakapag connect na tayo via image. GUI. Dito, ito nga. Nakakonnect na natin siya. Ang problema dito, syempre, explore natin ng konti. Yung nalalaman ko lang kasi marami to. Nagte-train pa lang din ako. Hindi din ako ganun kabihasa sa firewall. Dinasanay ko lang din sarili ko. So, kung ano yung alam ko dito, share ko. Problema kasi din natin dito, kung mapapansin mo, ang network natin, isang gandito lang, dito sa interface na to. Hindi tayo nakakatawi dito. Kung mapapansin mo, pag nag-ping ako sa virtual box, at saka ito pa, hindi pa natin nalalagyan ng IP to, di ba? May outside network tayo. Hindi pa natin nalalagyan ng IP to. So, bukas or kung ano, lalagyan natin yan ng network. Itutuloy natin yan. So, ang gagawin ko dito, i-write mem ko na lang to para tuloy natin tomorrow. Yung switch din natin. Para tuloy natin tomorrow. Ayun. Save na lang natin. Save na lang natin siya. Save project as. Ayun, isa-save ko na lang to, tapos tuloy na lang natin. Okay.